ba yung pelikula kay Guy? Alam ni Guy na hindi pareho yun. Magiging ang exposure ni Guy. Actually, nakakompete yung exposure nila pareho. Competed yan. Pagkita ang exposure natin daw is 35, kay Mark is 33. Pero hindi, hindi totoo yung chismis na binawas kayo yung 40. Hindi. What if si Barbie yung maging mating less actress kasi may ang supportive answer for the first time? Ano sa palagay mo maging ganyan ng mga Nuranians? To be honest, hindi ko siya masasagot kasi hindi ko rin naman alam kung mga nominate sila kasi iba yung lineup ng anong year na to eh. Diba parang ang daming magkakalaban tapos nun halos lahat ng pelikula magaganda so parang ang hirap magsalita. So parang kung ano man yung magkapanalunan nila, I would be happy for them. Parang sa akin naman kasi parang yung ginagawa ko siya is tinitignan ko siya as a whole. Mm-hmm. Hindi ko siya parang alam yun. Kung bakit hindi ko pinapag-mentalize yung bagay niya. Parang, kung baga nung sinishot ko siya is tinitignan ko yung picture. Yung buong pelikula, hindi ko ako. Kahit naman yung mga previous films ko, kahit alam niya naman yun, I would never alam niya yun. Parang, pero I always make sure na parang mas mataas pa rin yung exposure niya. Saan yung galing yung inspirasyon mo sa popular na ito? Dito, maraming pinagkuhanan niya ni interviews, research, tapos may libro. Yung libro na sinulat ni ni Professor Magus from UP Visayas. So, nung sa libro pa lang kasi, alam mo yung first time ka nakapagbasa ng fantasy na alam mo hindi siya ordinary, na para ka nagbabasa lang ng, alam mo, ordinary na folk story. So, doon nag-start yung inspiration. Ang galing din yung paggamit mo, no? Parang, as it animation, ano, at the same time, ha? Yung din sa popular na, Actually, ginamit ko yun. Tama kasi kailangan may idea ng tao kung paano ba nagsimula yung binukot, kung saan ba nanggagaling. Hindi mo kasi pwedeng simula na parang, sige, may binukot na. So yung tool, yun yung maging bridge. Pero yun din yung naging parang challenge, parang how are you going to tell a story na alam mong folklore to, pero you have to tell it in a way na hindi siya magmumukhang, something na Western yung approach. So, kaya ang ginamit namin, shadow play. Parang kasi diba, kung naalala nyo sa history natin, we have a shadow play talaga na parang since pre-Spanish era pa, ginagamit na natin yung shadow play sa pagkikwento. Diba ang ano mo, more or less forte mo, documentary, diba? Pero dito hindi nakita yung tatak mo distinct na doon sa managawa mo. I think it's one of the reason why kung bakit ko nilayo yung film from a documentary because I'm planning what I tried to do is to capture the story na tagito na hindi siya mukhang documentary. Mm-hmm. Yun. Kasi there's a lot of documentary that already did about binukots. Yeah. And I think this is a different one because you're trying to tell two different story. Mm-hmm. Kumbaga, and then trying to merge those two different story at the same time. So parang sa akin, hindi mag-work as aesthetics ng documentary. Mm-hmm. That's why kung nakita niyo yung approach ng camera, mas steady siya. Mas relax siya. Relax and static siya. Hindi siya tipo ng documentary na katulad ng my first film as a director na gumagalaw talaga kasi yon mas kailangan naman yun ng pelikula kumpara to. Congrats!